Welcome back again to my channel. So it's me, FW Mom A. So for this vlog, mga kahiro, is ikaw ba'y mahilig kumain dito? O kaya dito? So yan, may idea na, yes, gagawa ako ng special cheese hamburger. So ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-prepare ng aking special cheese hamburger. So, I hope may matutunan kayo sa episode nito. Samahan nyo ko hanggang sa huli. So, yung mga bago lang dyan, please like, subscribe, and share, and click na rin ang notification button para updated kayo sa susunod kong mga videos. So, tara na mga kahiro, samahan nyo na ako at umpisahan na natin ang special my cheese hamburger. So, heto na mga kahiro, meron akong tatlong buns na dalawa para sa aking mga alaga at isa sa akin. So, nagprepare din ako ng vegetable like lettuce and purple cabbage. Nagprepare din ako ng sesame dressing salad. At nalagyan ko ng parmesan cheese. Nilalagyan ko rin siya ng flavor fruit na mayonnaise. So, para mas masarap. At syempre, hindi mawawala ang ating black pepper para mas more yummy ang ating sauce. So, meron din akong ham, pineapple, tomato, and cheese. Nagprepare din ako ng aking minced beef na minarinate ko sa cooking wine, black pepper, meron din siyang sesame oil. Nilagyan ko rin siya ng herbs para mas masarap, mas malasa ang ating minced beef. At syempre ang ating some spice like garlic powder and white pepper. Hindi mawawala yan. Dapat meron din yan para mas masarap. Meron din ako naka-prepare na dalawang plates para sa aking mga alaga. At nirehit ko na rin ang aking dalawang wok. Lagyan natin ng oil para i-fry. Same time ng ating oven, i-preheat na natin sa 200 degrees. Ngayon naman punta tayo sa ating minced beef. So, haluin na natin yung minced beef para mag-mix yung ating mga ingredients na pinang-marinates. So, ang ating dalawang wok ay mainit na. So, pwede na nating prituhin ang ating ham sa isang wok. Habang ang isang wok ay hinihintay pa natin na uminit ng maayos. Ngayon naman, umpisa na natin i-prito ang ating beef burger steak. So, mag-prito lang tayo ng tatlong portion kasi tatlo lang ating buns. So, dapat ang ating fire ay nasa low settings lang siya para hindi masunog ang ating beef burger steak. So, i-form lang natin siya into circle para maganda ang kanyang hugis. Flat lang natin ng maayos hanggang sa maluto ang ating beef burger stick. So, ang ating ham ay paluto na. So, pwede na natin siyang i-set aside. While waiting our beef burger stick, so, heto na ang ating beef burger sticks. Almost done. Ngayon naman, i-ready natin ang ating buns. Lagyan na natin ng dressing salad sauce. Naman, isunod na natin ang ating bun. Lagyan na natin ng palaman na may halong fruit flavor mayonnaise na may sesame dressing salad sauce. Nilagyan ko rin siya ng parmesan cheese. And of course, nilagyan ko rin siya ng black pepper. Ground black pepper para mas malasa ang ating palaman. Susunod naman, ilagay na natin. Sunod naman, ilagay na natin ang ating beef burger stick.
Susunod naman, ilagay na natin ang ating pineapple, some lettuce, and purple cabbage. So, ilagay muna natin ang ating pineapple. Sumunod ang ating lettuce. Ilagay lang natin on top of the pineapple. The other one is purple cabbage. Then, next, ilagyan ulit natin siya ng mayonnaise. Sumunod, lagyan na natin ang ating ham. Sumunod naman, lagyan na natin ang ating tomato. Then, next, lagyan uli natin siya ng lettuce. More vegetable, more healthy, ika nga. Sumunod naman, lagay naman natin ang ating cheese. So, ayan na. Ready na ang ating burger to preheat sa ating oven. Na-reheat ko na ang ating oven ng 1200 degrees Celsius. So, i-reheat lang natin ang burger ng 2 to 3 minutes hanggang sa malusaw ang kanyang cheese. Mabilis lang ito. So, ready na ang ating burger. Turn off the oven. So, ayan na. Ready na ang ating burger. So, heto na ang ating cheese hamburger. Nalusaw na yung kanyang cheese. It looks so yummy. So, tama lang ang kulay ng kanyang bun. Hindi natin siya masyadong nirehit ng gusto sa ating oven. Kasi para hindi siya masunog. Ngayon mga kahiro, I hope may natutunan kayo sa episode natin ito. Sa aking special cheese hamburger. Napakadali lang niyang gawin at I'm sure magugustuhan ng ating mga chikiting, lalo na yung mga mahilig kumain sa McDonald's or Jollibee. So, hanggang sa muli mga kahiro. So, heto naman ang ating purple garbage in the middle. So, yan ang itsura ng ating cheese hamburger. Looks so yummy mga kahiro! Pwede mo rin siyang i-serve na party snack just like this. Maganda rin to sa ating pang-party snack sa mga chikiting. So tara na mga kahiro, lafangan na sa ating cheese hamburger. So punta naman tayo ngayon sa ating flexing channel. Flexing channel. So we would like to thank the following channels. 1, 2, 3, come on!